Hi, welcome to our channel, Barnaby Homesteading here at Ontario, Canada. So, ngayon pag-uusapan natin ang benefits ng pagmumulch. Ang pagmumulch ay paglalagay ng organic materials sa ibabaw ng lupa ng kung anong tinataniman mo. It's either raised bed or yung nasa floor or nasa pot. Pag-usapan natin kung ano ang benefits nito. So, una sa lahat, mulching can regulate temperature. Maganda ito sa tanim kasi kahit na mainit yung panahon, tumatama ito sa lupa. So yung mulch ay nagre-regulate dahil yung direct heat from sun ay tumatama sa mulch, hindi sa yung lupa. So yung lupa mo nare-retain niya yung temperature. So yung plant mo hindi nahihirapan pagdating sa hot weather. So yun yung nagiging regulator mo pagdating sa temperature ng lupa. Sa lamig naman, especially sa mga four-season country, especially dito sa amin, dito sa Ontario, mainit sa umaga, pero sa gabi, nagda-drop yung temperature. So, hini-help din ito na i-regulate pag malamig yung temperature sa paligid. Yung sa lupa, nare-retain niya pa rin yung normal temperature para hindi mabigla yung halaman pag nag-drop yung temperature. At least, yung mga ugat, maganda pa rin yung temperature nila sa lupa hanggang sa bumalik ulit yung temperature pagka umaga. So, maganda naman ito pagdating sa watering. Kasi, hindi mo problemahin ang water loss. Ito yung pag-evaporate ng tubig doon sa inyong lupa. Kasi nga, pag masyado mainit yung araw, instantly yung mga water na nasa lupa mo, pag nagdilig ka, mag-i-evaporate yun. So, tutuyo na naman yung lupa mo, magdidilig ka na naman pagkahapon. Pag naka-mulch ka, nare-retain nito ang moisture sa loob dahil ang direct sun, yung init, tumatama sa mulch instead na dun sa lupa mo. Nakakatipid ka na, nalilesen pa yung trabaho mo sa pagdidilig. Usually sa akin, pag maganda yung mulching ko, nasa 2 to 3 inches ang kapal ng mulch ko, nasa 3 days, every 3 days ako nagdidilig. So, from there, nakakatipid ako ng tubig at sa time ng pagdidilig ko. So, nakakatulong din ang paglagay ng mulch pagdating sa nutrients. Kasi, pag naglagay ka ng mulch, yung mga mulch mo, it's either wood chips or grass clippings or straw or any organic materials na ilalagay mo doon, nagiging benefits din yun pag nag-breakdown, nagiging compost din yun, so nagiging pataba din pagdating sa lupa. Ina-absorb din ng inyong halaman yung mga nutrients na nagbe-breakdown habang tumatagal yung mulch sa inyong lupa. So, nakakatulong na siya sa mga ibang bagay at saka nagpapataba pa ng inyong halaman. Ito ang pinakagusto ko pagdating sa mulching. Less weeds. So, pagdating sa paglilinis ng ating halaman, pag naka-mulch ka, konti na lang yung weeds na tumutubo. At saka alam mo, pag makapal yung mulch na nilagay mo, halos wala ka na makikita ang weeds na tutubo. So, hindi mag-germinate yung mga weeds na nasa lupa. Kasi nga, makapal yung inyong mulch. So, magdidepende na rin yan kung anong klaseng mulch ang gagamitin nyo. So, may iba-iba tayong klaseng mulch. Make sure nyo lang, pag gumamit tayo ng mulch, huwag yung mga treated na mga material kasi nakakasira ito sa halaman. So, yan yung mga benepisyo ng pagmumulch natin. Sana may natutunan tayo ngayon. At kung mayroon kayong suggestion, comment down below. Don't forget to hit the thumbs up, subscribe, and share our page. Thank you for watching.